And hi, good evening. Ito ho, mag-report tayo ng Daisy. Guevara, Holland Guevara Daisy. So, mga imported ho siya, mga double at saka triple. So, we have 45 colors na available. So, mamili lang ho kayo. So, ito ho, kanina dumating. Ito siya. So, may mga ibang customer na ay ano dilaw na or brown na. So wala akong problema, ang importante may roots siya sa Daisy. So kung nag-brown man siya, i-cut mo lang dito na portion and then yan itatanim mo na. So we have 250 pieces na assorted color ng Guevara Daisy. So una ito, yung DC, i-check mo lang kung may roots ba siya. So, like, kagaya nito, may roots. So, minsan may double, ano siya. So, ginagawa ko na lang, siniseparate ko na lang siya dun sa, ano, like, ni-remove ko na lang, isa-isa ko talaga siya. So, ang gamit natin na soil is, itong soil na binili namin sa market, binili namin sa regular namin na bilihan. Already mixed na ito. 100 ito siya, 100 yung bawat sako. I think nasa 15 to 18 kilos. 100 pesos na ho siya. And then ang gusto kasi niya ito mabuhaghag na ano na soil. So kagaya nito. Yan, hindi siya solid. Ito yung gusto ni Daisy. So ayaw ni Daisy ng ano, ayaw ni Daisy ng masulid na soil. So ganun lang ho ang ginagawa, yan nire-repot nila. Ganyan lang. At ang gamit natin na ano, na plastic bag, o itong seedling bag na 3x3x8. So at least ano siya, madaming soil. At saka pwede na din sa pangbenta na diretso kasi after 1 month mag-ano na siya, mag-start na yung flowering niya. Like kagaya ganyan. So ayan siya. So yun lang ho, Ma'am and Sir. So ganun lang ho mag-prepare ng Daisy. So ayan siya sa likod. Ang dami na. Ganyan. At andun pa sa dulo. So we have 250 pieces na Daisy. So after nyo mag-repot, diligan lang mamaya. After, diligan lang ng water. So sa pagdilig naman, kailangan is, ano lang, once a day. Hindi pwede, dilig ka lang dilig kasi yan yung reason bakit mamatay yung ano Daisy or malanta. So gusto kasi ni Daisy na ma-dry yung soil niya at saka hindi solid yung soil. So kagaya nito, ayan. So ayan siya, gayahin nyo lang siya, ma'am sir, para at least after 1 week, ilagay muna ito sa shaded area kasi after 1 week, mag-shoot na yung bago niyang ano, dahon. Kasi itong dahon na to, makikita mo is talagang malalanta talaga yan. Magiging brown. Minsan, due to travel, ano, so minsan, naging kulay itim. So, ang gagawin lang is i-cut lang talaga siya. Ang importante, yung bulbs niya may roots. Yun yung pinaka-importante doon. So, pag may roots, wala akong problema. Talagang sisibol at sisibol yan. So, ganyan lang ho. So, any question ho, pwede kayo mag-chat sa akin. At ka ma'am, Helen po, doon sa Bacolod. So, pwede kayo mag-inquire sa kanya kung anong gagawin. So, do not overwatering once a day lang. Then, after mag-repot,
2 weeks muna sa shaded area. Then after that, pwede na sa ano, sa under sunlight. So ang gusto naman ni Daisy is 100% ano siya sa sunlight. So yun yung gusto niya. Okay, thank you po. Pag may mga tanong po, PM lang po kay ma'am or sa akin.